The Catechism of the Catholic Church in paragraph 2223 teaches us that parents, ayan, tayong mga magulang, have the first responsibility for the education of their children. They bear witness to this responsibility first by creating a home where tenderness, forgiveness, respect, fidelity, and disinterested service are the rule. Talagang self-giving. The home is well-suited for education in the virtues. Nagsisimula pala ang virtues. Yun, banal na pamumuhay, yung mabuting pamumuhay, sa loob ng tahanan, kaya't napakahalaga po ng role natin mga magulang. This requires an apprenticeship, partnership, apprenticeship, in self-denial, sound judgment, and self-mastery, the preconditions of all true freedom. Parents should teach their children to subordinate the material and instinctual, lalim ng salita, ano, material and instinctual. Material na bagay, instinct yun, yung parang out of compulsion, yung nagustuhan lang. Material and instinctual dimensions to interior and spiritual ones. Yung pala ang dapat itinuturo, finoform the value ng mga magulang sa kanilang mga anak. And this is very true, ha? A truth we should be doing in our lives. Na ano yon? To teach our children the importance of interior and spiritual life rather than the material and the instinctual. Ayan, parents have a grave responsibility to give good example to their children by knowing how to acknowledge their own failings. Paminsan-minsan tayong mga magulang, di ba, pag nagkakamali tayo, aminin naman natin, hindi yung, no, hindi yung tipong ako lagi tama. Pag may palpak tayong nagawa, ay aminin natin. And if we are, let's say, na hurt ang mga anak natin dahil sa nagawa natin, let's also ask for forgiveness, sorry. Acknowledge their own failings to their children. Parents will be better able to guide and correct them. Mas nagiging open ang mga anak natin kung tayo po ay meron enough humility to accept and to acknowledge our faults and failures, our failings. Kaya nga, number one, parents have the first responsibility for the education of their children. Education begins at home. Kaya importante na sa mga parents, alam din natin kung yung mga balitang natatanggap ng ating mga anak ay fake ba o hindi, false news ba or misleading. Alamin natin ho yun. Baka may tayo pang mga magulang ang naging source ng false or misleading news or information. And ano pa, parents, they bear witness to this responsibility. Pangatlo, the home is well suited for the education in the virtues. So yan po ang sinortcut ko na lang, no? Sinummarize ko yung entire paragraph 2223. To subordinate the material and instinctual dimensions to interior and spiritual ones. Importante po yun. From materialism to spiritualism. Meron pa ba tayong mga nakikita mga kabataan na ganyan? Oh yes, marami pa po, no? And praise God for parents who are able to do that to guide their children. Laking responsibilidad po ng mga magulang, di ba? Hindi lang para palakihin yung bata, makakaya makapag-aral, pero importante po yung values training, which begins also at home. Parents have a grave responsibility to give good example to their children. Na ibig sabihin po tayo mga magulang, lead by example. Naalala ko lang kasi, di ba, nung teenager ako, natuto akong uminom at manigarilyo, hindi dahil sa barkada, hindi dahil sa tropa, pero dahil nakikita ko sa mas nakatatanda sa akin. Ang hirap. Yung bata ka pa, 13, 14 years old, tapos pag nakikita mo, gusto mong gayahin at sasabihin sa'yo, huwag mong gawin to, masama, pangit. Tapos sila ginagawa, nag-e-enjoy sila, nagtatawanan, tapos ang ginagawa ko, pag wala na sila, ay syempre, naiiwan sa lamesa, di ba? Eh, mga lasing na eh. Tinitikman ko, tinatry ko, ayun, doon na ako natuto. Why? Because parents sometimes don't lead by example. Huwag lang yung sermon, huwag lang yung huwag mong gawin to. Pero ipakita natin na hindi natin mismo ginagawa. Totoo o hindi? Seek the truth.